Bakit naman sa unang aso ko ay ganito, ay bulag? Hello mga mare, walang nagtatanong pero... Ito na nga at February 8 na nga at ito na nga yung araw na ooperahan nga si Ellie. At ito na nga mga mare, kakagising nga lang din ni Ellie. Ay, sa araw na ito mga mare ko ay maaga talaga akong gumising. Ay, mas maaga pa kay Ellie kasi nga kailangan kong gumayak. Pagkatapos nga mag-inat-inat ni Ellie ito nga, tinlabas ko na nga siya para nga mag-wiwi na siya dyan. At wala namang kahirap-hirap mga mare ko dahil alam na niya ang pwesto niya. At pagkatapos nga niya ay kusa na din talaga yung papasok nga sa loob nga ng bahay. At pagkapasok nga ng bahay ay parang alam na nga ni Ellie ang aming routine. Ay, wititit, ay syempre ay kailangan nga magpapogi ng bata. Ay, sabi ko nga hindi naman siya kita sa camera. Kaya nga, ayan, inusad-usad na ng mare. Ay, syempre nga, ichinika-chika ko na nga din si Ellie at nilamping-lamping at papalakasin ko nga ang loob para nga mamaya. Mamaya nga pala mga mare ko, iaalisin na nga yung isang eyeball ni Ellie. Yung kaliwang mata niya kasi mga mare ko ay bulag na nga din. At para nga din daw, wala na nga infection na maga na paaalisin na nga daw ito ng doktor. So, totoo nga lang ay medyo kinakabahan nga ako para kay Ellie. Pero alam ko din kasi na ito nga ang mas makakabuti para kay Ellie. Kasabay na nga din pala ng operasyon nga ng kanyang mga mata, isasabay na nga din palang ikapon si Ellie. At muli nga din titingnan ng vet yung kanyang tenga. Wala pa nga isang buwan simula nga nung inihatid ni Mama Dog dito si Ellie at kadami na talagang nangyari. Ito nga si Ellie mga mare ko ay magpapabango pa nga daw siya. Ay kailangan nga daw niyang i-impress nga ang mga tao sa clinic. Pati nga ang matangos nga na ilong ni Ellie, inilagan ko na nga din ang kinemer at bamba. At huwag ko na nga din daw kalimutan na kailangan nga daw niya mag-toothbrush. Ay baka daw may chicks nga daw at amoy ng kanyang hininga. Babe, ikaw doon ha? They will make you feel better, okay? We're not gonna be sad, it's okay. Okay? Oh, it's okay. Okay? I know. You'll be a good boy there, okay? Be a good boy. Opo. Don't be scared, ha? They'll fix you, okay? They'll fix you. You'll feel better. You'll feel better, Ellie. You like that? Good boy. Opo. Mama's gonna be here forever, okay? At pag ganun-ganun nga lang mga mare ko, ito nga, tandito na nga pala kami sa labas nga ng vet. Hindi ko alam mga mare ko, parang pakiramdam ko nga ikabado nga itong si Ellie, oh. Kapag ka kasi may car ride kami mga mare ko, talagang ganado yung si Ellie. Dito nga din pala nagpapavet nga ang torticollis. Kaya kahit papaano ay kampantin naman din ako. Na talagang hindi rin nila papabayaan dito si Ellie. Ang sabi nga ni Ellie ay saglit nga lang daw at wiwi nga daw siya muna dito. Pangalawang beses na nga din pala ni Ellie dito. Noong una nga, yung una nga siyang dumating sa amin, dito ko siya dinala para i-check nga kung mayroon ba siyang chip sa kanyang katawan. Nandito na nga kami sa loob mga mare ko at inaantay na nga lang namin ang tawag. At si Ellie nga dito ay mabait naman siyang nag-aantay. At ito na nga mga mare ko, kinuha na nga nung assistant nga nung vet itong si Ellie at hindi ko na nga alam kung anong mararamdaman ko. Pagka-uwi ko nga ng bahay ay parang ang lutang nga ang maring sisi. Sabi ko nga ay kailangan kong magpaka-busy kaya nga ito't pumunta na nga din ako sa torticollis para sila naman ang kamustahin ko nga. Ang boss underscore mapagmahal 143 ay nagpatatunga. At ang amin ngang higaan ay, huy, Diyos ko, nagkalat ang boss. Ay, kala mo kang tinagusan dyan. Ay, parang kumatas nga yung ink, basta ganun. Pero alam nyo, pagkagaling-galing nga nitong Tide Kinemer at Bambam na ito, ay talagang naalis nga siya. Ay, ibenta ko na din kaya ito ng 3.20. Ay, tingnan nyo nga mga mare ko, ay talagang naalis din siya. Hinahapunan nga mga mare ko, mga bandang 3.30 na nga ito, at susunduin na nga namin si Ellie. At dito, kasama ko na nga ang boss underscore mapagmahal 143. Nagantay nga kami ng mga 10 minutes at ayun nga, bigla ko na nga nakita nga, napitpit na nga ni Ate Girl itong si Ellie. Yung sobrang excited na nga akong makita si Ellie. Pero at the same time, mga mare ko, may halong nga ding lungkot ito. Eh, dahil syempre, mga mare ko, inalis nga yung isang mata ni Ellie. Ito nga, at ibinigay na nga ni Ate Girl si Ellie kay boss. Mga oras nga daw na ito mga mare ko, ay wala pa nga sa wisyo itong si Ellie dahil nga sa gamot. Alam nyo, sa proseso ng ito, nerve ko talagang kinu-question si Lord na bakit naman sa unang aso ko ay ganito, ay bulag. Kung hindi nyo maitatanong mga mare ko ay sobrang tagal ko na talagang gustong mag-alaga ng aso. At dahil nga kami ay mga nilalang na sobrang busy, alam ko na hindi ko kaya mag-alaga ng aso. At ito nga yung isa sa mga sinabi ko sa post ko. Life is so busy already and I didn't think I had time for anything else. Pero January 12 nga, dito ko na nga naramdaman na nagbago na nga ang lahat simula nang dumating ka sa amin, Ellie. Ewan ko ha, pero una pa nga lang nung makita kita, para bang alam ko agad na para sa amin ka? Do you know who's the owner of these dogs? Do you know the owner? Hi! Hi, hi! You're so cute! Hi! I don't know what to do! Hi! Yeah! Hi! Hello! Tulad nga ng sabi nila, pakiramdam nga nila ay parang ang iniwan ka nga sa amin ni Mama Dog at ibinibilin ka niya sa amin. Dahil siguro nga ay alam ni Mama Dog na kailangan mo nga ng taong tunay na magmamahal nga sa'yo. Talagang sinulyapan ka pa nga ni Mama Dog nga ng matagal. Habang ikaw nga ay nagpapalamping dyan kay boss. At hindi ka nga din siguro matiis nga ni Mama Dog at ito nga at nilapitan ka pa nga ulit. At syempre ay nilingon mo naman nga din siya.
Hindi nga din makalitong si Mama Dugat talagang nagstay na nga din muna nga dito sa amin. Siguro nga, ipinakikiramdaman mo kung sa tamang tao mo nga ba dinala itong si Ellie. At ito nga si Mama Dug lumapit pa nga kay boss para nga humalik-halik dyan. Siguro nga ay naging kampante na nga din si Mama Dug na sa amin nga niya iiwan itong si Ellie. Na ikwento ko na nga din pala ang mga pangyayaring ito sa mga nakaraang vlog ko nga. Kaya kung bet mong mag-catch up ay balikan mo lang ang mga vlog ko nga noong mga nakaraang araw o linggo. At mabalik naman nga tayo dito sa clinic. Ito nga at pinapaliwanag na nga pala sa amin kung ano ba yung mga gamot na kailangang inumin nga ni Ellie. At ito, bit-bit ko na nga si Ellie at ready na nga kaming umuwi nga ng bahay. Wala pa ding imik si Ellie mga Mariko dahil nga din ito sa gamot. Para siyang tulog nagising mga Mariko dahil grabe din talaga yung kapit nga na ginagawa niya sa akin. Pagkatapos sa mga oras nga nito ay grabe din talaga yung pag-shake nga ng kanyang katawan. Medyo nag-aano lang nga din ako kay Ellie pero ang sabi kasi ay normal nga lang daw ito. Nakauwi na nga pala kami mga Mariko at itong at nakahiga nga lang dito si Ellie. Ang sabi nga sa akin kanina ay baka daw hanggang bukas ay hindi nga daw makalakad itong si Ellie. At talagang matutulog nga lang daw muna ito ng matutulog at mag-iipon nga daw ng lakas. Kaya ito nga at kinumutan ko na nga din muna si Ellie dahil nga malamig din ngayon. At siya nga ay talagang kinakausap ko at sinasabi ko nga sa kanya na okay lang at talagang pogi pa din siya. At kahit nga wala na ang kanyang isang mga mata ay talagang mahal na mahal pa din namin siya at wala talagang magbabago. Forever naman nakakuha ko nandito sa tabi niya at ako na nga kakuha ang isa pa sa mga magiging mata niya. At ang sabi ko pa nga kay Ellie ay madami talaga siyang mga online titos and titas na talagang nagmamahal sa kanya. You're good. Mama's here. You're good. You're good. You're good. Patuloy ko nga lang din kinakausap si Ellie at pinakikiramdaman ko nga siya. Hindi rin nga ako sigurado kung kaya na nga ba niyang tumayo at maglakad. Ito nga at inoferan ko nga ng tubig pero hindi rin naman siya uminom. 7 o'clock nga daw ay pwede na nga daw kumain si Ellie ng wet food. Pagkatapos ay kalahati nga lang daw ang serving ng normal na pinapakain namin sa kanya. Pero itong nga si Ellie parang ayaw pa din niyang kumain or wala pa siyang gana at hinayaan ko na nga lang din muna siya. At ito nga at nagbalik tulog na nga din itong si Ellie. At tuwing magigising nga itong si Ellie, ito nga at lumalapit ako sa kanya at kinocomfort ko nga siya. Inilabas ko na nga din pala itong inflatable cone kinemenot bambam nga na para kay Ellie. Sa mga susunod pang araw mga Mariko, feeling ko nga hindi nga muna ako lalabas nga ng bahay para kay Ellie para nga mas mabantayan ko siya. Nagulat na nga lang din ako tumayo nga at naglalakad nga itong si Ellie ay pagkaganyan ay mag-aayayan magwiwi. Unahan ko na kayo at pasensya nga kumakalat nga ngayon ang aking bahay dahil nga nagpapak nga ako ng mga balikbayan boxes. Nakakatuwa nga mga Mariko at nakaihi na nga itong si Ellie oh. At talagang alam na alam din niya kung saan na talaga siya didiretso oh. Pagkatapos ayun nga at bumalik na nga din ng tulog. Lumipat na nga din pala kami sa aming kwarto at ito sinubukan ko nga itong kinemenot at bambam nga na ito. I feel ko agad mga Mariko na wit nga bet ni Ellie. Kaya ayan, inalis ko na nga lang din at sa tingin ko naman ay hindi pa naman siya magkakamot nga ngayon. At ito nga mga Mariko ay parabang sumisiklan na nga itong si Ellie at kita nyo, oh, nagpa-belly rub pa nga ang bata. At yan lang muna for today's vlog. Thank you for watching and see you guys on our next one.